So we will do a review based on design muna. So in design niya, I love it. It says IHS International High School. Charot. Gusto ninyong irespeto kayo ng sanlibutan. Gusto ninyong tanggapin kayo sa lipunan. Sa sobrang pagtanggap sa inyong lahat, sumobra na ang iba sa inyo. Binaboy na pati ang relihiyong Katoliko. Diba? Kita nyo naman ang kabulastugan talaga na itong si Luca Vega Pura na to. Diba? Matapos ang isang controversial na issue, eto naglabasa na naman ang mga pinaggagawang katarantaduhan na ito sa social media. No? Sa sobrang daming mga tao ang nakapanood nung una, sa sobrang nadismaya, eto, maraming naglalabasa na naman. At talagang itong si Pura na to, eh, talagang wala nang budhi, mga kaulo, no? Ito na yata ang pinaka sobrang ano, no, pagyurak sa relihiyong Katoliko sa panahong to. Sa sobrang kalayaan, nasobrahan na sa freedom of expression. Walang masama kung gusto nyo magkaroon ng freedom of expression. Pero wag naman sana dumating sa point na pati yung ganitong klaseng mga bagay para sa simbahan lang ginagawa. Mantakin mong ginawang content o ginawang vlog yung ostya. Alam nyo ba, mga kaulo, no? Yung ostya na yan, mga kaulo, ay isang napakasagradong bagay yan, mga kaulo, na talagang ginagawa kapag may mass o every Sunday na nagtitipon tayo sa simbahan. Matapos makikita mong binabastos at tinatarantado nitong taong to, tawagin ba namang IHS International High School? Kundi ba naman talaga napakawalang modo nitong bakla na to? Alam mo ba ang ibig sabihin ng IHS? Ang ibig sabihin niyan is Jesus Hominum Salvator in Latin. In English, ang ibig sabihin niyan, Savior of Men. Ha? Para sa kaalaman mo, kung hindi mo nalalaman yan, okay? IHS, Jesus Hominum Salvator, o in English, Savior of Men. Diba? Hindi yung sinasabi mong International High School na kung talagang wala ka, talagang kamodo-modo. Alam mo, sa sobrang daming mga tao nakapanood ng video mo, ito ay nakarating na sa Senado. Nakarating na kay Representative Geraldine Roman ng Bataan. Nakarating na kay Tulfo. At sa CBCP sa Pilipinas. Enjoy mo lang yung ginagawa mo ngayon, Luca. At enjoy mo lang yung mga kawalang-iyang ginagawa mo. Kung di ka man ngayon masukol, darating sa kabilang buhay, bahala na. Bahala na ang Diyos sa mga pinaggagawa mo. No? Sobrang pambababoy nito sa Katoliko. Sobrang kawalang modo, kawalang moral ang paggawa ng ganitong klaseng mga content. Mantakin mong nakasuot ka pa ng mga sagradong bagay at ipoportray mo yung kagaya ng sinusuot ni Jesus Christ o ni Black Nazarene. Diba? Ngayon, ipagtanggol nyo ngayon doon sa mga makakapanood ng video na to. Gaya ng sabi ko, hindi ko nilalat LGBT. Pero kung may magtatanggol, sasagutin ko kayo. Mag-comment kayo sa video na to ng pabalang. Makakatingin kayo talaga ng salita. Ngayon nyo ipagtanggol yung idol nyo si Pura. Ngayon nyo ipagtanggol yung sinasamba ninyong baklang walang moral. Okay? Dapat talaga ito makasuhan na to. Alam nyo ba na even si Miguel Zubiri ng Senado ay sinabihan na pwedeng-pwedeng idemanda o isuplong itong ganunong klaseng mga gawi. At merong karampatang parusa yan. Okay? So dun sa mga tao, no, walang problema sa freedom of expression kung hindi naman talaga lalampas o magkocross sa linya na sobra na. Ito sobrang-sobra to. Sobrang pangyuyurak sa simbahang Katoliko o Katolika. Sobra to. Isa lang ang tawag sa'yo, no, kalaban ka ng simbahan. Wala kang budi. Kung hindi ka nurmirespeto sa Katoliko o sa mga tao sa paligid, respetuhin mo yung sarili mo. Nilamon ka na ng social media, nilamon ka na ng mga taong sumasamba sa'yo, no? Na mukha kang tanga sa pinaggagawa mo. Okay? So dun sa mga tao na sumusuporta dito kay Pura, mag-isip-isip kayo, baka sa susunod, isa na rin kayo sa mga buwang. Okay? Magandang gabi po sa inyong lahat. God bless us all. It's your boy Elmo. Peace and out.